Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong araw, ginugunita natin si Santa Isabel ng Hungaria. Patuloy natin pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit. At patuloy ko pong hinihiling ang inyong dasal para kay Father Nanding Carpio. Isasama din natin sa banal na misang ito at patuloy natin pinagdarasal ang siguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Ipagdasal din natin ang ating mga kapatid na mga Yumao, lalong-lalo na si Ramon Epifanio, Rene Raymond at Alain. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kaniyang panalangin. Kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagbunalan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sanlilikha,
makikilanala natin ang lumikha. Baka naman hindi nila dapat sisihin ng lubos. Maaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo na po ang lahat. Ayon kay San Lucas. Apuri sa'yo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagada, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nagbibili, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay.
Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yeso Kristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus kung paano kumilos ang mga tao noong panahon ni Noe at ng araw na si Lot. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay nang hindi iniisip ang Diyos. Itinuon nila ang kanilang mga puso sa makamundong bagay, ngunit walang pakialam sa kanilang espiritual at makadiyos na buhay. Kung titingnan natin, ang tubig ay mabuti at maganda. At sa ibabaw nito, ay dinala ng arka si Noe at ang kaniyang pamilya. Ngunit nalaman ng mga pumili ng masama na binaha ng tubig ang lupa at winasak silang lahat. Ang apoy ay maganda rin at mabuti rin ang apoy dahil ang apoy ay ginagamit upang magpainit sa atin, upang magluto ng mga pagkain natin. Ngunit bumagsak ang apoy upang lipunin ang mga masasamang tao noong araw na umalis si Lot sa Sodoma. Mga kapatid, si Noe, gaya ng binanggit sa Ebanghelyo, ay isang taong halimbawa ng taong mapagbantay. Nabuhay si Noe na patuloy na umaasa sa Diyos at patuloy siyang nagtitiwala sa Diyos at sa kalooban at salita ng Diyos. Si Noe ay nabuhay ng mabuti na walang kapintasan sa mata ng Diyos. Kaya nagpasya ang Diyos
nailigtas si Noe at ang kaniyang pamilya mula sa pagkawasak ng baha. Ipinahayag ni Noe sa mga tao na nalalapit na ang paghuhukom ng Diyos. Pero ang mga tao hindi nakinig. Ang mga tao ay walang pakialam at patuloy sa kanilang makamundong gawain. Patuloy ang mga tao sa paggawa ng kasalanan. Hindi nila pinakinggan ang babala ni Noe na doon na darating ang baha. Malinaw ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo ngayon na dapat nating alalahanin ang mga gawain ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat maging abala sa gawain natin sa lupa. Dahil darating ang panahon na haharap tayo sa Panginoon balang araw. At isaalang-alang natin ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa dito sa lupa sa harap ng Diyos. Kaya ang Ebanghelyo natin ngayon ay nangangailangan ng dalawang bagay para sa atin. Ang unang bagay, ito ay ang ating paghahanda. Dapat tayo laging handa. Ang ating buhay ay dapat nakahanay sa ating Panginoong Diyos. Ang ating buhay ay palaging naayon sa kung ano ang nais ng Diyos mula sa atin. Kaya isa sa ating paghahanda sa buhay natin, naalisin na natin sa ating mga puso ang paggawa ng kasalanan. Alisin na natin sa ating mga puso ang mga kasalanan na patuloy na nagpapabigat sa atin. Ang mga kasalanan na naging hadlang sa atin sa pagharap natin sa ating Panginoong Diyos. Isang paghahanda, yung pagpapatawad natin sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Isang paghahanda, yung pagmamahal natin, na alisin na natin yung galit, alisin na natin yung inggit, alisin na natin ang pagiging ganid na sarili lang ang inoitos, sarili lamang ang iniisip natin. Mga kapatid, sa ating paghahanda, isipin natin palagi na tayo ay gumawa ng karapat-dapat sa mata ng Diyos sa pagsunod natin sa Diyos at paglilingkod natin sa Diyos. Pangalawa, inaasahan sa atin ngayon ang ating pagiging tapat. Ang tapat na buhay sa harapan ng Diyos. Ang buhay natin ay hindi lamang pagkain. Ang buhay natin ay hindi lamang pagkakasasa dito sa buhay sa mundo. Hindi lamang pag-inom, pagsusugal, pagtatanim, pagtatayo. Dapat ang buhay natin dito sa lupa ay matupad ang kalooban ng Diyos at matupad at ang matutong magsunod sa yapak ng Diyos. Kaya dapat tayo maging tapat sa Kanya. Pilitin nating wakasan ang paggawa natin ng kasalanan. Pilitin nating magbago. Pilitin nating maglingkod at tumulong sa kapwa. At pilitin natin maging tapat hindi lamang sa isip, dapat din sa ating mga gawain sa pang-araw-araw natin na buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Mga minamahal ko, mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghahasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid, ubang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginaganap na iyong anak sa kalakhan ng kaniyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan sa pamamagitan ng anak mong si Jesu Kristo. Kami naligid na mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunis sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin nat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo
ng bagot walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos, hamang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. So
Hinihiling namin kami, Adiya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa mukod, kasal sa nai, papi.
Announcement, available na po sa ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron tayong mga booth sa VIP entrance at Cardinal Sin Building mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ang finance office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel na nagroko ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, atin ngayon alalahanin ang ating mga kapatid na mga yumao. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman
ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malalang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpa sa walang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos.